Nauna nga mga idol ang yabang ni Grant Williams, kaya ayun, kinarma nga mga idol at natalo pa. Pero bago natin yan ipaliwanag at pag-usapan ay eto muna ang bagong defensive duo ng team ng Los Angeles Lakers ngayong season. At yan ay walang iba mga idol kung hindi si Jared Vanderbilt at pati na rin si Andre Davis. Naging tama nga ang mga Lakers fans sa pagiging excited nila mga idol sa pairing na itong duong ito. Power forward si Vanderbilt at sentro naman itong si Andre Davis. Dahil alam nyo ba mga idol, since na NBA trade deadline 10 games ago, ang Lakers nga ang may hawak ng second best defensive rating sa buong NBA. At ang dalawang contributor dito mga idol na malaking matulong ay itong si AD pati na rin si Vanderbilt. At ang kanilang nga mga idol na defensive rating ay pumapangalawa lang naman sa team ng Milwaukee Bucks na number 1 ngayon sa Eastern Conference na meron ngang 108.7 defensive rating at ang Lakers ay 109.5 at pangatong ang Hornets. At banggit nga ng mga Lakers fans na napakalaking pagbabago nga daw ng naging trade neto ni Rob Pelinka na pagguha niya dito kay Lavonte Bisley at D'Angelo Russell. Talaga naman daw ng complete opposite ang ginawa ng Lakers. Parang yung kanta nga daw ni Dua Lipa mga idol na did a full 180. At tama naman dyan ang mga LA Lakers fans mga idol. Talagang night and day ang kaibahan ng team ng Lakers bago ang trade deadline and after the trade deadline. Ang problema na lang nila ngayon mga idol ay ang injuries. At once na maging healthy na nga daw ang team ng Lakers mga idol ay for sure makita daw natin muli yung kanilang ginawa laban sa New Orleans Pelicans. Yung talaga namang sa first to fourth quarter ay halos 15 to 20 point lead ang kanilang kalamangan. Nahirap nga ang team ng Pelicans dahil nga daw sa skip ng depensa neto ni Vando at ni AD. At sa ganda nga daw ng ikot ng bola at ng opensa ng dahil kay D'Lo, Beasley at kay LeBron James. Kaya naman ngayon ang tanging hiling na lang ng mga LA Lakers fans ay pumasok nga sa playoffs. At sana nga daw once na sila'y pumasok sa playoffs, they will get everybody back. Magiging healthy na nga sila para sa kanilang playoff run. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang naging pagyayabang ni Grant Williams mga idol na nagresulta nga ng kanyang karma laban sa team ng Cleveland Cavaliers na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Well, sa panalo ngayon ng Cavaliers 118-114, etong si Grant Williams has a chance to win the game para nga sa team ng Boston Celtics in the free throw line. Tied ang laban to 109 with just 0.8 seconds left. At siya nga ay kukuha ng dalawang free throw matapos nga siyang ma-foul sa kanyang putback attempt. At nung mag-free throw na nga siya, nilapitan siya. Neto ni Donovan Mitchell at mukhang ang may sinasabi sa kanya. At ang naging sagot neto ni Grant Williams, I'll make them both. Hindi lang dalawang beses kung hindi tatlong beses niya pa yung inulit dito nga kay Donovan Mitchell. Parang sinasabi niya na basic lang ito sa akin. Pasok itong dalawang free throw na ito to seal the game, matalunin na ang team ng Cleveland Cavaliers. Pero nang dahil nga na una ang yabang mga idol neto ni Grant Williams ay ayun ang resulta, mintis na dalawang free throw diretso overtime na nagresulta sa pagkatalo ng ganyang koponan at ngayon ay meron silang 3 game losing streak. Nasa kamay na sana ni Grant Williams ang tsansa na matapos yung losing streak ng Celtics pero nga masyadong naging confident or overconfident nga itong si Grant mga idol at nagresulta pa sa third straight loss ng team ng Boston Celtics.